Morning po sa ating lahat. Naririnig po ba ako? Naririnig niyo po ako? And good morning po sa ating lahat. Welcome sa ating ABR Philippine Edition Orientation. And thank you so much sa inyong mga oras na inilaan ngayon. At ngayon po is i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga don'ts and do's dito sa ating ABR program na ito. At kung meron po kayong question mamaya, pwede po kayong magtanong after ng ating ng discussion, ng orientation, then after po ng video din na ipapalabas para mas maintindihan nyo pa po yung about dito sa ating ABR program. Pakishare yung screen, ma'am. Next slide. Ayan. Meron po tayong sa total po sa Philippines na nag-attend is meron po tayong or nag-enroll is meron pong total of 1,819 participants. Meron din pong 104 groups and 33 centers po sa buong Pilipinas ang nag-participate po dito sa ating ABR Philippine Edition and merong ibang mga center na nag-merge tulad na lang po sa atin. Ayul Marquina Aja-Aja Center and Aryul Aklan Center po yung nag-merge dito sa ating ABR program. And lahat po ay kinakongratulates ko na po in advance dahil isa po kayo sa mga nag-enroll at talagang napakaganda po nitong ABR program na ito dahil marami kayong matututunan about sa ating Atomy business at dito mas lalalim po yung pag-unawa nyo about sa Atomy. Next slide. And yun nga po, gumawa tayo ng ating group chat. Lahat po is naka-add na po doon sa ating group chat. And please lang po, wala pong magli-leave doon sa group chat dahil doon po tayo magsasend ng ating mga link, ng ating mga mission, ng mga announcement. Kaya wag pong magli-leave at mag-stay lang po tayo sa ating group chat at ugaliin din po nating magbasa ng mga announcement para po alam natin yung mga gustong iparating sa atin ng ating mga leaders or nang mismo pong ako na center head and yung ating nag-iisa po doon na Atomy employee na lagi din pong nagsisend doon ng kanyang announcement. At napapansin nyo din po sa ating group chat na pinalitan po namin ang inyong mga nickname. Yung sa mga leader po, may nakalagay na leader sa unahan ng kanilang pangalan. Meron po tayong anim na leader. Tatawagin ko po isa-isa sa group 1 is ako po yung pinaka-leader. Ako si Diamond Master Julian Valle. Group 2 po is si Diamond Master Julian Tabiano. Pahay na lang na para makita kanila. And group 3, Sharon Rose Master Lizelle Valle. Group 4 is Diamond Master Amelia Javier. And group 5 is si Diamond Master Robert Hoxing. And group 6 po is si Diamond Master Presi Carino. Siya po yung pinaka-leader, yun po yung anim na pinaka-leader sa anim na grupo dito sa ating center po. Kaya kung meron din po kayong question, pwede din po kayong magtanong sa ating mga leaders. And mamaya po, didiscuss ko rin po yung mga rules ng leaders and rules ng mga attendees. And mapapansin nyo po sa mga attendees naman, sa unahan ng inyong mga pangalan, is may nakalagay kung saan kayo kabilang na grupo. Halimbawa, group 1, may nakalagay po na G1 sa unahan ng inyong pangalan. Pag group 2 po, G2. Pag group 3, G3. And pag group 4, G4. Pag group 5, G5. And pag group 6, G6. Huwag niyo pong i-edit po para alam namin kung saan po kayo belong na mga group. And yung ating Atomy staff naman po nakalagay po sa unahan ng kanyang pangalan is Atomy staff. Kaya ma-identify din po natin siya once na nag-a-announce po siya sa ating group chat. Next slide. And yung schedule po ng ating AB course is mag-i-start na po bukas, November 3, 2021. Every Wednesday lang po siya. Ang topic po bukas is all about health. Kaya napakaganda po ng topic natin bukas. Huwag niyo pong kalimutang mag-ready ng inyong mga notebook and pen dahil talagang marami po tayong matututunan every session. And sa November 10 po, 2021, skincare naman po yung topic. November 17, 2021, about dental health. November 24, 2021, about nutrition. And AB graduation po natin is December 1, 2021. Ayan po, may graduation po ng AB. And yung magtutuloy naman po sa REITs Consumer Course or yung RCC course is from November 29 to December 20, 2021 po yung ating RCC course.
Ayan po, yung our graduation naman po, dalawang beses po yung graduation natin. And is December 29, 2021 po yung graduation ng our course or yung ating our graduation. Pero dito po sa our graduation, sila lang po yung magpapatuloy po ng RCC course. Sila lang po yung makakatanggap ng certificate and incentives from Atomy Philippines. Yung mga hanggang AB graduation lang, hindi po sila makakatanggap ng certificate and incentives. Kaya kung ako po sa inyo, ipagpatuloy na natin dahil mas marami po tayong matututunan and mas maganda po yung benefits pag tayo ay graduate dito sa our graduation. Kaya tandaan niyo po, huwag po kayong mag-e-expect na may ma-receive po kayong certificates or incentives kung hindi po kayo nagpatuloy. Kung lahat ng nagpatuloy dito sa RCC course at nagawa lahat ng mechanics, nagawa lahat ng missions, sila po yung makakatanggap ng certificates and token from Atomy Philippines. Next slide mo. And yung mission po natin, meron tayong dalawang option kung paano natin gagawin po yung mission natin. Every pagkatapos ng ating ABR course or yung ating every Wednesday po na panonood ng ating ABR, meron po tayong mission. Option 1, take a selfie while watching the ABR course during the mission time. Pwede po kayong mag-selfie. Kung hindi naman po, kung hindi kayo mag-selfie, meron tayong option 2. Pwede i-screenshot nyo lang po yung mission and edit, put your name. Nasa next slide po kung paano nyo siya i-edit at ilalagay inyong, ang inyong mga pangalan. Ito po yung sample ng mission. Option 1, ayan po makikita nyo po, nag-selfie po siya. Nung lumabas po yung, at yung mission po natin is, hindi po kayo pwedeng mag-screenshot ng kung ano-ano lang po na lumabas doon. For example, nagsasalita lang yung speaker, hindi po yun yung time na mag-screenshot po tayo or magsa-selfie. Meron po talaga yung time tayo ay mag-take ng screenshot or selfie. Pag lumabas po yung katulad po nito, yung nakikita niyo po sa screen niya, pag lumabas po yan, mababasa naman po natin dyan yung mission time. Para nakalagay pong ganon. And 10 seconds lang po yung time na pwede kayong mag-selfie or mag-screenshot. Dapat within 10 seconds, may screenshot nyo na po or makapag-selfie na po kayo dahil next na naman po yung hindi nyo na po siya ma-screenshot ulit kung nalagpasan. Pero once naman po na nagkataon na hindi kayo naka-screenshot, may pagkakataon naman po kayo na maka-screenshot pero sa YouTube naman po yon. Pero kailangan nyo parang mapanood, hindi siya pwedeng i-back-back doon sa YouTube or stop-stop. Tuloy-tuloy po siya once in-start nyo po yung video, tuloy-tuloy po siya, hindi siya nag-i-stop or hindi siya mapopost. Kaya much better, during the mission time, maka-screenshot na po kayo agad or maka-selfie para hindi nyo na po kailangang manood pa ulit para lang makakuha po ng screenshot. Ayan po yung sample ng mission 1. And ito naman yung option 2 para sa screenshot naman po ito ng mission 2. For example, nag-screenshot po tayo ng kailangan po nakalagay sa screenshot yung inyong pangalan. Mismong sa screenshot nyo, i-edit nyo po, lagyan nyo ng pangalan. Dahil pare-parehas po tayo ng screenshot, kaya para maiwasan po yung i-grab yung na-screenshot mo, nire-require po ng Atomy Philippines na lagyan natin ng pangalan yung ating screenshot. I-edit nyo po. Lagyan ng pangalan, halimbawa, yung pangalan nyo is Angela Louise Joy De Leon. Ilagay nyo po yan. And next slide mo. Ito po, yung sa pagsasend naman po ng mission. Ito po yung mga sample ng mission. Pag nakita niyo pong lumabas dun sa screen during habang nanonood po tayo ng lecture, may lalabas po na nakasulat mission time. Yan na po yung time na mag-screenshot na po tayo. Sa bawat lecture po, karaniwan po is 5 po yung magiging speaker. Kaya kailangan 5 din yung mag-screenshot po natin or kasama nating maka-selfie. Kung hindi nyo kayo mag-selfie, much better mag-screenshot lang po kayo. And kailangan, makapansin nyo po dito sa mga photo, nakalagay po dyan yung pangalan po ng nag-screenshot. Halimbawa, ACC Mission, tapos pangalan po ng nag-screenshot, and yung date. Kasama na rin po yung time. Ilalagay nyo po sa mismong mga photo ng screenshot po, ay i-edit nyo po yan. Hindi pwedeng walang mga pangalan po yung inyong mga screenshot para maiwasan po, ang dami po kasi natin. Tapos, halimbawa, yung iba hindi nag-screenshot, green up lang yung photo mo na walang pangalan.
Kaya iniiwasan po yan, kaya kailangan bawat screenshot, i-edit natin, lagyan ng pangalan. Yung mga hindi po marunong mag-edit, please magpatulong na lang po para malagyan nyo lang po ng pangalan yung mga screenshot nyo. And after nyo po ma-send, pwede nyo pong i-collage. Yung mga hindi po marunong mag-collage, pwede nyo pong i-send ng sabay-sabay yung limang photo. Then re-replyan nyo po yung mismong photo na sinend nyo ng ganito, ng word na ganito. Dapat complete po siya, paki-take down notes po, kompleto dapat ito. For example, bukas, ACC1 mission. Submitted by, yung pangalan nyo, for example, Jovelyn Naga, and yung date, at anong oras nyo po sinadmit yung inyong mission. And huwag po natin kakalimutan na mayroong deadline po yung ating mga mission. Zoom ka man po or YouTube, ang deadline po ng ating mission is kinabukasan 12 o'clock. Wala pong malilate ha, kasi pag late means absent na po yun. Kailangan, much better po pagkatapos nating manood, pagkatapos ng video na napanood natin at naka-screenshot ka na po, isend mo na po agad sa ating group chat para wala pong problema. And gawin mo na po yung dapat nating ilagay para tapos na po ang inyong mission. Then next week na naman po yung inyong paggawa ng mission. Napakadali lang po ng gagawin natin. Take down yung notes niya po ito ha. Next slide. Ito, yung option to, ganito po yon. Yan yung screenshot. Ito po yung sample. Nakpan lang po yan kasi ito na rin po yung isa sa mga sample na lalabas sa ating mga videos. And yan po yung screenshot ng nag-talk na doctor and yung mission time. And ito po yung ilalagay niyo sa mismong screenshot niyo po. For example, ito, ACC1 mission submitted by Jovelyn Langa, November 3, 2021, then yung oras. Kailangan po included po yung date and time. Para maiwasan din po na kopyahin ng iba, for example, nilagay mo yan, tapos din nila napansin, meron ka palang nilagay na ganyan, pinost din nila, ibig sabihin po nun, nagrab na nila yung photo mo. Kaya wag po nating kalimutan, dinidinan ko po ito, nalagyan nyo po ng ganito po lahat ng inyong screenshot. Kung kanino po yon, yung pangalan nyo, ilagay nyo po. Next. And how to send the mission, ABR Week. Eto na po, yung parang dini-detail po talaga dito yung paano natin isa-send yung mission natin. Tulad nga ng diniscuss ko po kanina, eto po yung una natin ilalagay, ACC1 mission, then submitted by, then next yung ating pangalan, then date, then yung time. Dapat po complete po ito. Dahil ido-double check din po yan ng Atomy Philippines, yung Atomy staff na nandun po sa ating group chat. Next slide. And deadline of mission, members mission is 12 noon Thursday. Wala na pong extension hanggang 12 noon lang po. Kailangan nakapasa na po ang lahat and magche-check na rin po lahat ng leaders kung sino-sino yung nakagawa ng mission at kung sino po yung hindi. Nakikiusap po ako sa bawat isa na sana magawa natin yung mission lahat para po mataas yung passing rate natin dahil sabi nga po kanina ni Ma'am Lizelle, merong top 3 centers na pipiliin yung passing rate at pag nanalo po tayo sa top 3 centers, syempre, mapipili po tayo and yung makukuha rin po nating prize is talaga mapupunta rin po sa mga members. For example, ipampa-prize po sa mga games or paparating na po yung December. Kaya pwede rin natin ipampa-raffle sa December kung tayo ang seswertehin ng mapili na top 3 center. And ako po yung magpapasa naman ng hanggang 7 PM. Kailangan makompile ko lahat ng ating mga mission at ipapasa ko naman siya sa center, sa head office. At doon ko i-report kung sino yung mga nakagawa ng mission or sino yung hindi. And then yung Atomy employee will send the list of participants. Magda-double check po siya kung sino po talaga yung nakagawa ng mission at kung sino po yung hindi until Friday at 1 PM. Kaya talagang todo-todo po yung pag-check. Kaya hindi tayo pwedeng mandaya or magsabi na, ay, ginawa ni ganyan, pero hindi naman. Kaya malalaman at malalaman yan dahil i-double check ng leader. Ida-double check po rin po, ida-double check pa po ng ating Atomy employee. Next slide. And ito po yung pointing system natin. One mission sent means one point. Bawat magawa niya pong mission, meron pong nilalagyan na pinagre-recordan din po na ng mga point na nagagawa natin, who will graduate from AB course and will qualify for RCC. Sino lang ba ang pwedeng graduate? Siyempre, yung merong participants na merong 3 to 4 points. Sila lang po yung pwedeng graduate. Hindi po graduate ang
2 or 1 lang po yung points niya, hindi po siya makaka-graduate sa AB course at hindi rin siya pwedeng magpatuloy sa RCC course. Pero ang lahat ng participants po na may 3 hanggang 4 points, sila po yung makaka-graduate sa AB course and pwedeng magpatuloy sa ating RCC course at may pagkakataong makatanggap ng certificate and token from Atomy Philippines. Next one. And ito po yung best center pointing system. Sana po mapili tayo ng best center, no? Ito po yung pointing system po niya. Kaya nakikiusap po kami sa lahat ng enrollees natin na talaga naman pong willing na willing sila nagpa-enroll. Please po lang, wala pong a-absent or walang magba-back out dahil ito yung point system po natin. Beginning number of participants, for example po tayo, 109 po yung nag-enroll. Then ending number of participants, paano na lang pag 50 na lang po yung natira? Talo na po tayo sa 33 centers ba naman? Dapat po 109 din yung graduate para masaya, di ba po? And sana po lahat po tayo ay graduate dahil kahit leader na or new, kailangan pa rin gumawa ng mission. Pag may leader po na hindi gumawa ng mission, automatic din po siya na matatanggal sa ating graduation. Kaya dapat po lahat po tayo talaga ay makagawa ng ating mission. At sana po wala pong a-atras or walang a-absent dahil once a week lang naman po ito at 1 hour lang po siya. Kaya please po bigyan natin ng oras dahil napakaganda po talaga nitong ABR course na to na siyang magpapalinaw or magpapaliwanag sa inyo about sa Atomy business. Next slide na. And best center pointing system, top 3 best center will have the chance to speak during the graduation ceremony for the AB course. Ayan yung top 3 center po, magkakaroon ng representatives para mag-speech during the AB course graduation. Kaya sana po isa tayo doon sa mapili na mag-talk doon sa top 3 best center. Next. Ito po yung mga responsibilities. As a center head, ako po yun. Only center heads will have access to Google Drive for the mission tally. Ito po, doon po yung sinusulat yung mga nakagawa ng mission. Meron pong Google Drive na kung saan doon ko po ilalagay lahat ng ipapasa rin na sa akin ng mga leaders. Center heads can have representative or assistant to help them in inputting the mission. Ayan po, meron pong pwede mag-assist sa akin yung ating mga admin, si Ma'am Joyce o kayo si Ma'am Julie. And center heads will be the one to compile the mission tally. Ako po, yun po yung gagawin ko, magpa-compile ko at ipapasa sa ating main office. Next slide mo. And responsibilities ng group leaders, yung 6 po na group leaders natin na binanggit ko po kanina, one is monitor the attendance of their participants. Then, second, monitor the mission sent by their participants. Kaya, third, send the list of participants who submitted their mission to the center head. Ayan po yung tatlong responsibilities ng ating mga leaders. Ayan po, kinakausap ko yung leaders natin. Talaga naman po yung mga leaders natin is talagang yung mga responsible naman po yung mga yan. And talagang for sure, asikasuhin po nila itong mga responsibilities na ito dahil napakadali lang naman po siya. At talagang magtutulungan kami at magtutulungan tayong lahat para po talagang maging maayos po yung ABR course po natin. And responsibilities naman po ng ating Atomy employee, kung saan isa lang po siya sa ating group chat, will share the announcement. Napapansin po natin, madalas siya mag-share talaga ng announcement doon. And will monitor the mission. Number 3, will double-check the mission tally set by the center heads. So, double-check po niya, kaya hindi pwedeng magkamali or magkulang-kulang or magsobra-sobra. And will answer yung mga queries, yung mga tanong. Pag may magtanong din sa GC, pwede siyang sumagot. And will send the list of participants who submitted their missions. Ito po yung mga responsibilities ng ating Atomy employee. Next slide na. Ito po yung ating Zoom house rule. Yung mga magjo-join po sa Zoom, ito po yung rules natin. Number 1, you must open your camera through the 1-hour lecture. Wala pong mag-off cam para lahat tayo ay nagkikitaan at talagang makikita po natin yung mga reaction ng bawat isa. And number 2, you must enter the Zoom before or on time. Dapat mas better po 15 minutes or 10 minutes before yung oras ng ating Zoom. Naka-in na po kayo para hindi rin po kayo malate. You must attend without absent.
sa ating mga Zoom participants. And number four, you must take your own selfie or a screenshot. Collage it and send to this group chat or yung ating group chat na ginawa on or before the deadline. Much better din po kung mas maaga kayo mag-send para maniwasan po yung makalimutan nyo na yun na pala yung deadline at hindi kayo mag-ahol sa oras. And ito yung YouTube viewers rule po natin para sa mga hindi makapasok sa ating Zoom. Number one, watch the link on your free time. Pero huwag niyo pong kakalimutan na yung link ay meron lang din po siyang oras na available po siya doon. Baka makalimutan niyo rin po na biglang pagpunta niyo, wala na po yung link doon. Hindi niyo na po makikita, hindi na po kayo makapanood. And you must watch without absent. Kailangan nanonood po kayo, pero huwag po kayong a-absent sa panonood nyo. And huwag nyo kalimutan yung inyong mga screenshot or selfie. And yun pa yung number 3 natin while watching the video or collage it and send to this group chat or sa ating group chat before the deadline. Kailangan po, much better talaga kung before the deadline. Huwag na po natin hintayin na kinabukasan pa or sa alas 12 pa natin isa-send, mamaya 12:01 yun na-send. Na-late na po kayo. Dapat, pagkatapos na po ng video, saglit lang naman po yung mag-send ng ating mga screenshot, then sabihin nyo na po yung mission accomplished, then yung complete na kailangan ilagay po doon yung date, time, and tapos na po yung inyong mission for the week. Next one. Yan, yung ABR course program po natin, yung morning session po natin is 10 a.m. to 11 a.m. Magsasend po kami ng maaga ng Zoom link para makapasok din po kayo ng mas maaga. And yung para sa mga hindi makapasok ng morning session, meron tayong pagkakataon para sa night session, 8 p.m. to 9 p.m. Link will be provided tomorrow. Yung ating link ay isasend po namin bukas ng maaga para po makapasok po kayo or ma-remind po kayo about sa ating Zoom. Every Wednesday lang po yung ating ABR course. Wala pong ibang araw, every Wednesday lang po siya. Next month. Ayan po, and bago po tayo mag-end, thank you po so much. Papanoorin po natin yung short video na ginawa ng ating Atomy Philippines para mas maintindihan niyo pa po yung paggawa ng ating mission. Hi everyone, so I'm LJ De Leon and welcome to our ABR course orientation. Our ABR course will start next week, November 3, 2021 at 10 a.m. So we will conduct this ABR course every Wednesday and we will provide links na makikita po ninyo sa inyong mga group chat na ginawa natin, di ba? So na kung kayo po ay nasa group chat na, yan, so yun po yung makikita po ninyo na isa-send po ng ating mga Atomy staff. So, ma-access nyo po yung video through that link. Okay po? And the video will be accessible from Wednesday at 10 a.m. until Thursday at 12 noon. So, allow me to share my screen para may pakita ko po sa inyo ang ating schedule. Okay, so this is our schedule for our ABR course. And so on November 3, 2021, we have our focus is on health. On November 10, skincare. On November 17, dental health. And on November 24, it's about nutrition. And on the fifth week, we will have our AB graduation. Okay po? So, we have a total of 4 weeks for AB course. Kung makikita nyo nga po yun. At sa fifth week, ay meron po tayong graduation. Every week, we will have one class session. And every session, ang suspend nyo lang po na oras na kasama kami ay 1 hour. Okay po? One class session per week. Per session, we only have 1 hour. And sa loob ng isang oras, meron po mga 5 lectures. Okay po? Meron po kayong matututunan na iba't ibang bagay tungkol sa Atomy within 1 hour. Okay po? And 5 nga po yun. So, 5 lecture may kaakibat po or may katapat siya na 5 missions. Okay po? So, kada pagkatapos po ng lecture natin ay may lalabas po ng mga mission na kagaya nito. So, ito po ay sample lamang. Okay po? Ito po ang aabangan ninyo. Bibigyan po namin kayo ng 10 segundo para po kayo po ay mag screenshot or mag-selfie
ng inyong mga mission. Okay po? So ito po ang mga mission natin. Meron po tayong dalawang option para sa mission. Ang una po ay kayo po ay magsi-selfie habang nanonood po kayo ng mission, pero paniguraduhin po, siguraduhin po natin na nakatapat po doon sa during mission time yung selfie po ninyo, kagaya po ng sample na ito. Okay po, ayan, nanonood siya. At nung lumabas ang mission time, siya po ay nag-selfie. Okay po? Sunod naman po ay itong screenshot. So, in-screenshot po niya ito. Halimbawa, for example lang po ito ha, in-screenshot niya to. At nung lumabas ito, in-screenshot niya at ineditan niya, nilagyan niya ng kanyang pangalan. Okay po? So, i-edit niyo yun, lagyan niyo po ng inyong pangalan para hindi siya makopya ng iba. Okay? So, ayun po. Next, ito naman po yung tamang, ito po yung tamang format para po ng pagsisend ng inyong mga mission. Okay po? Ayan. So, bali, isasend niyo po sa inyong mga group chats ang mission na ito at sama-sama po siya. So, bago niyo po i-click yung send, make sure po na limang picture ang kasama po sa isang sendan. Okay po? At re-replyan niyo po ang inyong sarili with these details po na kailangan natin. Okay po? So, isi-send po ninyo ang inyong mga mission pagkatapos ng isang class. Okay po? Pagkatapos ng isang class, ay po pwede nyo na pong isend sa inyong mga group chat na ginawa para lamang sa ABR course ang limang mission at sundin lamang ang format na makikita po ninyo sa inyong mga screens. Ayan. Kailangan po yan. Okay po? Kailangan po yan. Kailangan pong sundin po natin yan. So, ABR week, mission, name, date, and time. Importante po ang inyong pangalan, date, and time ng submission. Kaya make sure na ilagay po ninyo ito. Yan. So, tatanggap lamang po kami hanggang alas 12 ng tanghali ng Huwebes ng mga mission. Okay po? Yan. So, again, meron po tayong limang mission. Meron po tayong limang mission para sa isang class. Okay po? We have 5 missions na isi-screenshot ninyo or magsi-selfie kayo. Habang nandun lamang po, habang lumalabas lang po yung mga mission na yon. Okay po? So may 10 segundo kayo para po mag-selfie or mag-screenshot. After po nun, magsi-send po kayo sa inyong mga group chat ng mga mission. Okay po? So, tatandaan po natin na ang mission ay comprised of 5 missions. Tama po? Sa isang week, meron po tayong isang mission na screenshot po ang limang tiles na yon. Okay po? Limang speaker na yon. Okay po? So, again, meron po tayong limang mission. Kumbaga, pasimplihin na lang po natin. Bali, isang mission lang siya kasi mag-screenshot lang po kayo eh, or mag-take lang po kayo ng selfie ng iba-ibang part ng ating course. Okay po? So, every week, meron po kayong limang isa-send sa Atomy Philippines, sa group chat po ninyo sa ABR. Ayan. So, para po sa ibang mga katanungan, maaari po kayong magtanong sa inyong mga center heads o sa Atomy staff na assign po sa inyong grupo. So, once again, I'm LJ De Leon. Sana po ay excited na rin kayo as much as we do para po sa ABR course natin. So, once again, maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat. Thank you po! Ayan, okay na po. Ayan, okay na po ang lahat. So,